kumusta na po kayo? Sana po, nasa mabuti kayong kalagayan tulad ko. Inay, itay, meron po akong magandang balita para sa inyo. Siguro po'y natatandaan ninyo na ang unang Jezebel ay si Edna Luna. Ang sumunod ay si Vilma Santos. Pangatlo ay si Alice Dixon. Pang-apat ay si Charlene Gonzalez. Inay, ako na po ang panglimang Jezebel. Dahil ako ngayon ay isa ng sikat na artista dito sa Maynila. Tibo, at hindi lamang po Jezebel ang aking papel na gagampanan. Marami pa pong iba. Pinag-aaralan pa lamang po ng aming producer. Oh, artista na siya! Tibo, sabi ko na sa iyo, may pakinabang ang minana ng anak ko sa akin. Tibo, inay ko, utang na loob. Huwag niyo na lamang pong ipamalita sa ating mga kapitbahay ang magandang kapalarang sinapit ko dito sa Maynila. Oo nga, no? Huwag daw ipamalita. Huwag natin ipamalita sa kapitbahay natin. Nakakahiya naman. Oo, baka sabihin nila. Ang yabang-yabang natin, Tibo. Huwag! Huwag! Hindi naman kailangan ideklara na ang anak namin ay superstar na. Hindi naman kailangan sigaw na siya ay isang megastar. Diamond star at star for all seasons. Maniwala kayo sa akin! Totoo yan! Ang aming anak ay isa ng superstar! Oh, sa'yo na yan. Ba, eh, makuulat eh. Hindi na puso mo niya. Busog na ako eh. Hirawakas! Ba, uy, sila pa rin tibo. Hmm. Parin Tibo, parin Giska, mukhang malayo pupuntahan nyo ah. Aba, oo. Alam mo naman eh, gusto namin dalawin yung anak namin na sikat. Ay, sikat na artista na sa Maynila ang aming anak, kaya papasyalan namin doon. At kumare, nakakaligit naman kayo mag-asawa. May anak na kayong artista. Naku, huwag kang mag-alala, Mare. Dahil pagdating ko sa Maynila, ihingi kita ang picture ng malaki, may sulat ng pangalan mo, may autograph niya talaga. Yan ha. Lahat-lahat kayo binigyan ko ng picture niya na may autograph niya talaga. Aris na kami, gusto ko na rin makita ang aming anak. Tara na. Sige, mauna na kami. Eh, mag-iingat kayo sa Maynila. Maraming lokron. Aba, sila mag-iingat sa akin at papatayin ko sila. Aba, matapa. Sige, tara na. Gusto ko na makita ang aming anak. Sige. Ingat. Sige. Ingat. Tao po. Tao po. Tao po. Tutuloy na po ako. Nakapasok na po ako. Sana po wala kayong aso. Huwag po kayong magalit sa akin. Tabi-tabi po. Tao po. Tao po. Tao po! Sino yan? Magandang umaga po sa inyo. Ako po isang salesman na may magandang offer na isang high-tech na vacuum cleaner na may kasama lips to lips. Pakabenta lang. Vacuum cleaner ba ikaw mo? Tama kayo! Tama mo! Ayaw? Ma'am, may gusto pong kumausap sa inyo. Ha? Inday! Di ba sinabi ko sa inyo huwag ka magpapapasok dito ng kung sino-sino dahil maraming a**t ngayon? Ma'am, di naman po ako. Este, salesman. Salesman ng vacuum cleaner. Sorry! May vacuum cleaner na kami. Matagal na, no? Ay, matagal na, ho? Abo, pwes, luma na ho yun. Ito ang latest. Latest model. Mami! Alis kami, mami, ang gabi ng barkada ko, ha? Risa, puro kalakwatsa. Siguro dapat matuto ka na sa pagpapatakbo ng beauty salon. Para maging productive ka naman. O, halika na, Mr. Salesman. Ano pang hinihintay mo dyan?
Kayo, ay, ang ibig ko sabihin, kayo, hindi kayo kukuha ng vacuum cleaner? Wala marami kami niyan, ano? Hindi ako kukuha. Iba hong klaseng vacuum cleaner to. Ano naman kaiba nun dun sa ibang vacuum cleaner? Hindi lang ho to, sumisip-sip. Bumubuga pa. Gusto nyo, i-demo ko ngayon sa inyo to eh. Ay naku, wag na, no? Dun na lang sa mami ko. Storbo ka dyan. Sige, oh, ma'am. Mami niyo na lang hububugahan ko. Naku, ang mga orchids ko. Ang gaganda! Blooming na blooming. Siguro in love kayo, no? Aminin! Kailangan ganito kayo ka-fresh. Para sa Linggo, hindi naman tayo mapahiya, diba? Mrs. Bakit? Meron ho kasing kasabihan ng mga matatanda sa probinsya. Huwag na huwag po raw nating kakausapin ang mga halaman. Bakit? Kasi po, pag nagsisagot po yan, takbuhan na ho tayo. Niloloko mo ba ako? Nandito nga po ako para ipakita at i-demonstrate ang aking wireless na vacuum cleaner. Tignan nyo ah. Papatayin kita! Sa unang putok pa lang, mamamatay ka na! Ha? Hindi horror picture tong ginagawa ko! Na para ka zombie na hindi mamatay-matay! Direk, yung puso mo, Direk. Relax lang! Action picture ito, ha! Direk, okay naman kay Daboy, di ba kasangga? Okay naman, Direk. Take two na lang natin. Sige. Talagang take two ko yan! Pero pagpwera na kita, kukuha ko na isang stuntman! Na magaling! Hindi ka tulad mo! Di bale, Daboy. Boboto pa rin kitang mayor. Pasensya ka na kay Direk. Mainit lang ang ulo. Mamaya, papatawarin ka niyan. Pahinga ka lang dun, ha? Nagsip-sip pa to sa future mayor ng Quezon City. Ah, Daboy, pasensya ka na dun sa mga ganong klaseng stuntman, ha? Kasi medyo nagtitipid yung ating production manager. Sorry po, Ma'am Sandy. Pero sinisiguro ko sa'yo, malaking pelikula tong ginagawa natin, ha? Oh, take two tayo! Kasi dumating na yung tatlong helicopter eh. Kailangan pasabugin na natin yan. Alan! Ihan tayo yung tatlong helicopter! Pasabugin natin yan! Wow! Mali! Ano yun?
Ah!